Sa pagitan ng Egypt at Sudan ay matatagpuan ang isang maliit na lupain na tinatawag na Bertha Wheel. Kung ang ibang lupain ay pinag-aagawa ng mga bansa, ibahin mo ang storya ng Bertha Wheel. Ayaw kasi itong angkinin ng Egypt o kaya ng Sudan. Nagtatalo pa nga sila kung sino sa kanila ang mangangasiwa nito dahil ayaw ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga lupa sa mundo na walang bansa na gustong umangkin. Ano ba ang meron sa lupaing ito? Bakit ayaw ang kininang bansang Egypt at Sudan ang lupa ng Bertha Wheel? Bertha Wheel ay isang maliit na lupain na walang namamahalang bansa o estado, walang batas at wala ring naninirahang tao. Ang mga karatig bansa kasi nito ay ayaw siyang angkinin. Bakit? Nag-ugat ang lahat ng ito sa ginawa ng mga British. Para mas maintindihan natin ay bumalik tayo sa taong sakop pa ng Egypt ang Sudan. Dahil sa lakas at lawak ng sakop ng kanilang imperyo, madali lang nilang napasuko ang Sudan. Subalit nagbago ang kanilang kapangyarihan nang sila naman ang sakupin ng mga British. Pagdating ng 1899, nagkaroon ng kasunduan ang bansang Egypt at Britain na parehong pangasiwaan ang Sudan. At dito nabuo ang kondominium na tinawag nilang Anglo-Egyptian Sudan. Pero ang totoo, ang Britain talaga ang may full control sa Sudan. At para lamang magkaroon ng kahit kakaunting kaayusan sa dalawang bansa, nagpasya ang Britain na magtakda ng border para sa dalawa nilang kolonya. Kumuhit sila ng straight line at iyon ang nagsilbing border ng Egypt at Sudan. Ngunit makalipas ang 3 taon ay naisip ng mga British na mali ang ginawa nilang border dahil hindi maayos ang pagbahagi ng mga lupa ng indigenous tribes na nakatira sa lugar. Kaya binago na naman nila ang border. Ang border na dating straight line ay naging pa-zigzag na ngayon. Nalaman kasi ng mga British na ang maliit na bundok na nasa timog ng border ay tahanan ng Ababda tribe na related sa mga Egyptian. Kaya nararapat lamang na sa Egypt iyon mapupunta. At ito na ngayon ang tinawag nilang Bertha Wheel. Samantala, ang malaking bahagi naman ng lupa na may hugis triangle na tinawag nilang Halaib na makikita sa hilaga ng border at katabi ng Red Sea ay ibinigay nila sa Sudan dahil tahanan ito ng mga Beja people na related naman sa Sudan. Walang naging problema ang dalawang bansa dito hanggang sa nakamit ng Sudan ang kanilang kalayaan noong 1956. Idiniklara ng bagong Sudanese government na ang kanilang border ay magbabase sa Revised Territorial Line kung saan ang Halaib Triangle ay parte ng Sudan. Ngunit umapila naman ang Egypt at sinabing dapat sundin ang naunang 1899 treaty kung saan parte ng Egypt ang Halaib Triangle. Ang dalawang bansa ay nakafocus sa Halaib Triangle at walang gustong umangkin sa lupa ng Bertha Wheel. Pinag-aagawan nila ang Halaib Triangle dahil malapit ito sa baybayin ng Red Sea. Mas valuable ito kaysa Bertha Wheel dahil sa mga oil reserves sa Red Sea. Mayaman din sa natural resources ang lupain tulad ng manganese at precious metals na maaaring mamina sa lugar. Maaari lang kasing pumili ang bansa ng isang lupain at kapag inangkin nila ang Bertha Wheel ay mawawala ang karapatan nila sa malaking lupa ng Halaib Triangle. At ayaw ng dalawang bansa na mangyari iyon, kaya hindi talaga nila pinipiling angkinin ang Bertha Wheel. Sa mapa ng mga Egyptian, makikita ang Bertha Wheel na pag-aari ng Sudan. Samantala sa mga Sudanese maps naman ay pag-aari ito ng Egypt. Ngunit alam mo ba, may mga tao nang sinubukang angkinin ang Bertha Wheel. Sino-sino sila? At nagtagumpay kaya sila? Bago tayo magpatuloy mga ka-awesome, meron lang po akong i-share sa inyo na maaari nyo pong pagkakitaan part-time or full-time. Kung kayo po'y sawang-sawa na sa matinding traffic at maliit na sahod, baka gusto nyo pong subukan mag-home-based online job or online freelancing. Sa online freelancing, ay maaari kang kumita ng 30,000 up to 100,000 pesos sa isang buwan or mahigit pa. At may isa ngang Pinoy freelancer na kumikita ng 1,000,000 sa isang buwan. At ang good news po ay meron na pong training program ngayon na magtuturo sa inyo ng step-by-step kung paano magsimula at dahil din po sa programa
lamang ito ay meron na po akong online job ngayon. Kung interesado po kayo on this training program, ay i-click nyo lang po ang link na nasa description box for more details about this program. At ngayon, balik na po tayo sa topic. Marami nang sumubok na angkinin ang Bertha Wheel at nagturo pa nga sila ng kanilang mga bandila bilang simbolo na pagmamay-ari nila ang lugar. Isa sa mga taong ito ay si Jeremiah Heaton na taga Virginia, USA. Nagtungo siya sa Bertha Wheel noong June 2014 upang tuparin ang pangarap ng kanyang 7-year-old na anak na maging isang prinsesa. Pagkatapos niyang makita sa internet ang Bertha Wheel bilang regalo sa kanyang anak, ay tinahak niya ang daan patungong Bertha Wheel at doon ay tinurok ang kanyang bandila na dinisenyo pa ng kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, tatawagin niya daw ang Bertha Wheel bilang Kingdom of North Sudan. Siya ang magiging monarch at ang kanyang anak ang magiging prinsesa. Nandyan din ang magkaibigang Dmitry Zikarev at Mikhail Ronkainen na nagturok rin ng Russian flag sa lupa ng Bertha Wheel noong 2014. At ang isa pang nag-claim sa Bertha Wheel ay si Suyash Dixit na isang Indian businessman. Pinangalanan naman niya ang lugar na Kingdom of Dixit. Gayunpaman, hindi ganun kadali mag-claim ng isang lupa upang gawing bansa. Kakailanganin mo ang sapat na bilang ng populasyon, infrastructure gaya ng mga paliparan at commercial buildings. At wala sa kanilang tatlo ang may kakayahang gawin ito. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!